Good morning! Kumusta ang long weekend nyo, mga mare? Kami dito lang sa bahay nag-spend ng long weekend, kaya tara, samahan nyo ako for today's video kung anong mga ganap namin. Friday pala ito dahil last Friday wala nang pasok ang Zyrus. Ang school nila ay nag-cancel ng class dahil sa Paru-Paru Festival. Unang araw na kasi yun ang Paru-Paru Festival dito sa Dasmariñas, Cavite. May parade at mga events silang gaganapin sa kalsada kaya yung mga iba dito ay sinarado. Kaya nag-decide na lang ang school na mag-cancel ng class para hindi na rin mahirapan ang mga bata sa pagbiyahe. Anyway, nagluluto pala ako dito ng fries pang merienda. Nagutom na kasi ako dahil naglalaba ako nung time na yan. At habang inaantay ko naman maluto ay nagready rin ako ng tsaa at magagawa ako ng sausawan. Nag-init na rin pala ako muna ng tubig dahil wala na pala. At habang inaantay ko rin muna ay kinuha ko na rin ang mayonnaise at ketchup para sa dipping sauce ng fries mamaya. Alam nyo ba, wala talaga akong ibang gustong green tea kung hindi itong Bigelow. Sobrang light lang kasi talaga ng lasa nito kaya nagustuhan ko. Hindi ito sponsored ha? Ay, endorser yan! So ito na nga yung mayo at ketchup. Pagsasamahin ko lang to as dipping sauce ng ating fries. Nilagyan ko na rin pala ng sriracha para may konting spice. Sakto naman, pagkatapos kong gumawa ay naluto na rin ang fries. Kaya kumuha lang ako ng lagayan at parchment paper. Tapos sinalin ko na rin para makakain na. Tara, kain muna tayo. Ito pala yung favorite fries namin dito sa bahay. Medyo close yung lasa niya dun sa Mojo's ng Shakey's. Ayun, may dumampot na. Nandito pala ang daddy sa kusina. Nanonood kasi siya ng movie sa Netflix. Dito lang kasi may TV sa kusina. Kinagamit ko lang talaga yan kapag nanonood kami ng news. 32 inches nga lang pala ang TV namin dito sa bahay. Pero kapag ganitong araw, yung may mga extra time manood ng TV, napapaisip din kaming bumili ng malaki. Pero sa ngayon, imamanifest ko na lang muna. Wala pa rin naman sa priority ko yan. Nang matapos nga akong kumain, ay nagre-ready naman ako nitong ibang ingredients dahil may nakasalang akong baka dun sa taas. Isinalang ko siya dun sa griller gamit ang uling para mabilis lumambot. Nilagang baka lang naman yun kaya ang kailangan ko lang ay dalawang sibuyas, paminta, asin at star anise. Kayo rin bago magamit nitong star anise, naku kung hindi pa, itry nyo na. Sobrang magko-complement kasi itong star anise dun sa lasa ng baka at lasa ng mais. Kapag natry nyo, balikan nyo ako ha. Comment kayo dito kung nagustuhan nyo rin ang lasa. Ayan na, ilagay ko na ang sibuyas, paminta, star anise at nilagyan ko na rin ng asin. Tapos iiwanan ko muna dahil matagal pa to. Kinahapon na naman, lumabas muna kami para makapag-walking at jogging. Nandito pala ulit kami sa May Vermosa. Grabe, sobrang ganda talaga ng sunset dito. Kaya kapag walang lakad or walang ganap, dito na lang kami pumupunta. Ang ganda rin kasi maglakad-lakad dito dahil konti lang ang mga sasakyan, konti lang ang usok na malalanghap mo. Inabot na nga kami ng gabi dahil naglaro pa ang mga bata. Ang daddy naman excited na umuwi dahil dun sa nilagang baka. Pagka-uwi nga, sakto medyo malambot na kaya inilagay ko na rin itong mga gulay. Gusto ko talaga yung ganyang marami ang gulay para sa bawat gulay pa lang ay solve na. Habang inaantay ko itong gulay, sabi ko sa ate ay ready na ang mga plato at kanin namin. Pinapaakyat ko kasi dito sa taas dahil dito na lang kami kakain para hindi ko na ibababa itong kaldero. Tara, kain ulit tayo! O siya, hanggang dito na lang muna. Thank you for watching. Stay tuned on the next one. Bye! Please don't forget to follow my page for more. Thank you!